Hi guys! Welcome to my channel. So, kita niyo dito sa garden, nandito tayo ngayon ulit. At medyo maaraw pa. Pero actually, 4 o'clock na. Mataas lang yung, mataas pa ang araw. Pero dito naman sa garden, is okay lang. Carry lang nating gumawa dito sa garden kahit may mga sinag-sinag pa ng araw sa hapong ito. So, ang naisip kong gawin sa garden ngayong hapon is gusto kong i-repot yung ating isang halaman dito sa garden na nasa vertical pot. Gusto ko siyang ilagay sa hanging pot. So, tingnan niyo. Ito yung Manaog Kairog. Hindi ko alam kung ano talaga yung official ID niya. Pero kilala siya as Manaog Kairog. So, ipapakita ko sa inyo. Kasi medyo lush na siya. Nasa vertical pot. So, parang naisip ko mas maganda. Dahil madali siyang magdahon or mag-create ng bagong suloy na dahon. Mas madali siyang maging lush. So, gusto ko siyang ilagay sa vertical or hanging pot. So, tingnan natin. So, ito guys, yung sinasabi ko ating Manaog Kairog. O yan, medyo mainit pa, diba? May mga sinag pa ng araw. So, medyo lush na siya. So, kukunin natin at itry kong ipropa sa hanging pot. So, ipakita ko lang muna sa inyo guys yung ating Manaog Kairog. So, dalawa yung pot natin ganito. Actually, apat sila. Kaya lang yung dalawa is hindi naman siya ganito kalush kasi napabayaan ko siya. Nandun siya sa may sulok. Okay, andoon. At hindi natin siya nadidiligan nung dati. Kaya natuyo na lang siya. So, itong dalawang ganito natin is, as you can see, is lush na siya guys. So, nangangapit bahay na rin kasi umuusli na yung kanyang mga tumubo doon sa kabila. So, baka magputol-putol kasi ito guys is pag sumuloy siya is mabilis humaba kaya baka pwedeng maputol. So gusto ko or itry kong ipropa siya or ilipat sa ating mga hanging pot. So dalawa yung ganito. Ang kanyang potting mix guys is gustong-gusto niya. Ang dami niyang coco cubes. Okay, coco cubes lang siya guys kung makapit yung kanyang aerial roots o kaya yung kanyang mga roots. So itry natin. Naka-ready naman ang ating mga potting mix, okay, soil mix na nilagyan natin ng maraming coco cubes. So, tara, ilipat natin, okay, ipropa natin ang ating Manaog Kairog. Hindi ko talaga alam kung ano yung exact ID niya, pero mas kilala siya sa Manaog Kairog. So, ayan guys, dito tayo pumuesto. Bumaba na lang tayo kasi ang init. So, may mga sinag pa ng araw. So, sakto dito. Okay, okay. At itinabi ko naman na dito sa akin yung aking mga hanging pot na paglalagyan. Ganito lang guys, yung hanging pot ko na available. Parang 6 ang pin-repair kong paglalagyan ng ganito. At nandito na rin sa tabi natin yung ating mga Manaog Kairog. Okay, ito siya guys. At diba? So, ito na siya. Marami na rin siyang aerial roots. Ito yung madali lang din ipropagate guys kasi pag may aerial roots siya, ipatong nyo lang siya doon sa soil mix na medyo moist. Pag ang ipropropagate natin or magpropropagate tayo through stem cut lang at ang gamit lang natin is yung kanilang mga aerial roots, mas okay guys if yung potting mix na gagamitin ninyo is moist. Itong potting mix na gagamitin ko, marami siyang coco cubes, marami ring pumice, tapos meron din siyang garden soil na konti lang at saka po coco peat. And then medyo natuyo siya kasi nandoon lang at mainit ang panahon. So winisikan ko ng konting tubig kaya siya naging moist. Kasi ang ipropropa natin is through their aerial roots. So maganda if moist ang kanilang potting mix. So, umpisa na natin. So, pinagpatungan ko lang ito. So, ito, tignan nyo guys, diba ang lush na niya. So, kukunin natin dito is magugunting tayo. So, ito na naman ating gunting. Malinis na to guys. Kukuha ako ng mga may aerial roots. Okay. And then, ipapatong lang natin dyan. Tutubo na yun guys. Okay. Actually, ang dami na nito. Ang bilis nilang mag aerial roots guys. Yeah. Actually, matagal ko nang gustong magpropa nito guys. Kaya lang, minsan, nakakapanghinayang silang ipa. Dahil lush na. Kaya lang nakita ko nga, ayan na naman ang mga aso sa amin. Nakita ko na, umaano na rin sila doon sa labas. Kaya naisip ko, ipropa na rin sila. Okay, ipatong ko lang. Isiksik ko lang ng konti sa ating potting mix. Pero ito guys, kahit ano siya, kahit ipatong nyo lang, special if yung mga, yan na, mahasap. Potting mix ninyo is, moist, is okay. Ito guys, yung kapag kinat nyo din is nagdadagta po siya. May dagta siya.
So, ayan, buhay na buhay ang ating Manaog Cairo. So, tingnan ninyo, okay, ayan po siya. Ayan, ayaw mag-focus. May dagta siya, guys. So, ito, tanggalin lang natin ng konti yung dahon sa kanyang sulok. And then, ito is parang multiple branch na siya. So, tanggalin pa natin yung isa para ma-propa natin. Ayan. Madagta siya actually, guys. Kung kaya ninyong pakapitin din sa soil mix, lahat ng aerial roots niya is maganda. At mabilis siyang tutubo. Ayan. Mapaparami. Maganda ito, guys, kapag nakahang. Nung time kasi na itinanim ko siya, wala pa akong masyadong puno ang mga hanging pot ko. Kaya nilagay ko sa vertical pot. At saka dun sa kinalalagyan niya is parang okay-okay siya kasi ang bilis niyang humaba. Ayan, ipatong lang natin, suksok lang ng konti. Tapos tabunan ng konting garden soil. Okay, so ayan po siya, guys. Saka isang hanging pot na tayo. So mayroon pang 5. So nasa ikalawang hanging pot na tayo, guys. Ito may nakuha akong mahaba na puro siya aerial roots. So paghati-hatiin natin sila. Okay, and then ipatong lang natin. Pahaba naman siya, guys. So, okay lang na ipatong siya as in pahiga din. Mas okay if matatabunan niyo ng konting lupa lahat ng aerial roots niya. Okay, para ano, dumami na siya kaagad, maging lush na siya kapag siya ay tutubo. Gusto ng mga Manaog Cairo natin, guys, yung medyo moist ang kanilang potting mix or soil. Kaya mas gusto nila if sila ay nasa coco cubes. Kasi kung makapit sila kaagad sa may coco pit, guys. So, doon sa kinilalagyan nila, gusto nila. Lalo pag nauulanan sila, dahil maraming coco cubes doon sa kanilang potting mix. So, nag-hold ng moist yung coco cubes. Kaya sila is madaling lumago o kaya'y dumami. So, ayan. Marami pa naman tayo dito. Gat pa tayo. So, ayan guys, ang mga aso na naman. Okay po. So, itong pangalawang hanging pot natin, yung soil mix na nilagay natin dito, is marami, lahat naman sila is maraming coco cubes. Okay. Pero ito is pahiga. Parang pinahiga natin masyado yung kanyang yung pinropa natin. So, nasa pangatlong hanging pot na tayo, guys. So, itong pangatlo, dito ulit tayo kukuha. Tapos, yung last 3, doon naman sa kabila. Para sakto or same sila na nakatatlong pot tayo ng propa sa kanila. So, ito. Ulitin ko, guys. Ikat nyo siya doon sa may node na. Okay, gaya lang din ito, guys, ng potus. Yung may aerial roots yun, ang ibaunin nyo ng konti sa lupa. Okay, and then, isprehan lang natin ng konting tubig para mag-moist pang lalo ang kanyang potting mix mamaya, guys. Para hindi naman siya matuyo kasi ayaw nila ng dry na dry ang kanilang potting mix, guys. Pero, syempre, hindi naman nila gusto yung maraming tubig or malulunod sila sa tubig. Kasi malulusaw po sila. So, ayan. Okay po. So, nakatatlo na tayong hanging pot dito sa ating Manaog Cairo. Actually, may napanood na ako kung ano pang ibang tawag nila dito aside po sa Manaog Cairo. Pero, ang tanda ko talaga is Manaog Cairo. So, pasensya na. If hindi ko maibigay yung kanyang exact ID po. Okay, diba? Pero ito, if meron kayo sa probinsya, madaling kumapit to, guys, or kumakapit sila sa mga puno-puno. Kasi may kinakitaan na ako, as in kumakapit lang po sila yung sa puno ng mangga. Okay, mas madali ata silang lumago kapag sila ay mga nasa puno-puno. But since wala naman tayong puno dito. So, damihan na lang natin ng coco cubes ang kanilang potting mix. So, yan. Nakarami tayo dito, guys. Ito pa.
Yan, naalinsangan dito sa akin. Actually, umulan or umambon kaninang umaga. Tapos, nung patanghalina or pa-lunch na po is, umaraw na. Okay, ayan. So, ito ang ating pangatlo, guys. So, I think okay na muna tayo dito. Mamaya na lang natin bawasan ulit if wala na tayong makuha dito sa isa. So, ito yung ating pang-apat. Wait lang. Okay. Ayan na, mga aso po. So, ito ang ating pang-apat, guys. Tignan nyo, mahaba na. So, ikakat ko lang yung sobrang haba na. Okay, and then, ipapahiga ko siya dito. Okay. Ito pa po. Ipahiga pa po natin. Na ang ulan. Parang uulan na naman. So, ito na yung pang-apat nating hanging pot. Mahaba siya. Ipatong-patong lang natin. Tapos tabunan nyo lang ng konting potting mix na ginamit nyo. Ta-da! Okay, ayan na. Okay na. So, we have 4. At ito ang ating pang-5. Wait lang, guys. Hindi ko siya maabot. Wait. Okay, ito ang ating pang-5. So, ayan lang guys, natapos natin. Nawala siya kanina kasi hindi ko alam, parang nag-stop. Pero hindi pa naman low bat. So, natapos natin yung 6 na hanging pots. Ipapakita ko sa inyo. Pero ito yung mga natira. Hindi ko naman inubos o kaya tinanggal totally yung mga ating manaog kairog sa kanilang original na vertical pot. So, 2 yan. Ibabalik natin dun sa kinalalagyan. If umokay itong pinropa natin is, itry ko ulit magpropa. Pero sa pot naman, para mailagay ko siya sa dyan sa may plant rack natin or plant shelf. So, ipapakita ko sa inyo yung 6 na hanging pot na nilagyan natin ng manaog kairog. So, ito na guys, yung ating mga napropa. Ayan. Okay, yung iba is ipinatong lang natin talaga. Ibinaon lang ng konting-konti yung ibang mga tangkay nila. Okay, 5 yan. Ito yung isa. Okay, and ito yung mga pinagkuhanan natin guys. Ayan, lush pa rin sila. Lalong-lalo na yan. So, i-try natin ibalik sa pinagkuhanan natin sa kanila. And then, if okay pa, hahanap ako ng pot. Okay, yung white pot. Tapos, gusto kong maglagay din sa plant rack natin or plant shelf para pag nagsuloy siya or mag-trailing. Kasi maganda siya guys pag nag-trailing. So far, ito yung ating 6 na napropang manaog kairog. So, kung makikita nyo, ipinatong lang natin. Okay, tutubo yan at kakapit yan kapag inisprayan natin siya ng tubig later. So, ayan lang ulit guys ang laman ng ating video for today. Yung nagpropa tayo ng manaog kairog. So, thank you sa panonood. Sana may nakuha kayong tips or idea sa pagpropa natin ng ating mga trailing plant na pwede natin ihang or pwede rin sa vertical garden. So, sana nag-enjoy kayo. Mag-start na mag-tanim guys. Masayang mag-garden. Okay, nakakaganda ito ng mood. Sabi nga nila, if you're stressed, maganda pong outlet ito para pampawala ng ating stress. So, ripat-ripat lang or propa-propa lang para dumami ang ating mga halaman sa ating paligid. So, ayun lang po. Salamat ulit sa panonood. See you on our next video. Keep safe everyone. Thank you.